Hello po, magandang hapon po mga kaibigan, mga kapatid. Welcome to my channel, Isti Farmer's Daughter po. Ngayong araw po ay ako ay maggagawa ng kartoffel gratin in my own version. Kasi gusto kumain ng mga boys ko ng kartoffel gratin. So, ito na po. Nag-ano na ako ng patatas. Ito, iaano ko po siya. I-slice. Kanina pa po ako nag-ano dito. Tapos, i-slice ko po siya ng panipis. Katulad dito. At hindi ko na po ipapakita sa inyo lahat mga kaibigan. Dahil medyo matagal ito. Kasi o tingnan niyo naman ano ito. 2 kilos lahat itong ginawa ko dahil ganito talaga ako pag gumawa, padarihan na. Saka para solid din ang pagod. Hindi ko na ito ipapakita sa inyo lahat dahil medyo matagal. At saka ayoko rin makikita na ganyan ang inaano ko dahil baka nervyosin kayo. Okay. Ayaw kong gumamit dito. Matagal. Mas mabuti pa kamay. Ingat lang. So, tinamin nyo naman. Oh, mas nabilis pa. Kasi niyan. Patatas. At ewan ko kung ano ang English ng gratin. I-search ko din yan. Titingnan ko rin yan. Kasi ayokong maglagay ng ano na German. Ilalagay ko na rin yung word in English. Dahil para naman, at least maintindihan nyo kung anong ibig kong sabihin. So guys, bibilisan po. At ang ipa, sasama ko dito sa kartoffel gratin na ito. Ipapares ko pala nito. Para mabilisan lang. Chicken wings. Para isang ano na lang sa oven. Itong paggawa ko ng kartoffel gratin is tulad ng sabi ko kanina in my own version. At mayroon talagang ibang ingredients nito. Ako ang gagawin ko is ito. Yung ano niya. Ito na lang. Tapos na. Lagyan ko siya ng cheese sa ibabaw. Lagyan ko rin siya ng double cream. Papakita ko sa inyo mamaya. At saka itong channel ko naman ito is hindi naman special for recipe or for cooking. Ang concept ng channel ko, diba, is Buhay Germany. So, this is my daily life here in Germany. My simple life here in Germany. So, hindi nakafocus sa mga pagluluto. Yung ipinapakita ko dito na pagluluto is in my own version lang po yun.
Nasa inyo yun kung susundin nyo ang ginagamit ng mga sutatin. Pero para sa akin, ang ginagawa ko ditong mga pagluluto is yun ang pinakamabilis. Ayoko kasi ng maraming chichiboreche. Sorry po sa word. Gusto ko yung pabilisan lang. At syempre, masarap. Para sa akin. At saka yung pamilya ko kumakain naman. So, salamat na lang at hindi sila talaga papili. So, kung ikaw guys, ipakita ko sa inyo mamaya. See you later. Tapos din tayo. At ang ginamit ko pala is yung manipis. Ito. Pwede ko sana anuhin yung medyo makapal. Ang galing ko nga. Hindi. Ah, may small hand. Oh. Ito yung manipis at saka ito yung makapal. Tulad nito, itong manipis na ginamit ko, manipis mga guys. Saka kung gusto ko yung makapal, ayun, makapal talaga siya as in. Ayoko, gusto ko yung manipis para yung sauce ng potato ano, makasipsip dito. Dahil kung makapal, hindi siya, ewan ko, basta ayoko, gusto ko yung manipis. Itong klaseng nipis na ito, ideal din siyang gawing potato chips. Someday, gagawa din ako ng potato chips. Na? Okidok. So, ngayon guys, since ito ang gagamitin kong panghalo dito sa patatas, dahil nga, gusto ko yung pabilisan lang. So, sinunod ko lang ang nandito sa pack. Pero next time gagawa ako ng kartopel grata na talagang wala niyan. Yung talagang ano na ingredients. Since nandyan sa pack yung ingredients na kailangan, haluan ko pa siya ng
200 ml na double cream. Kasi itong ingredient na yan, nandiyan lahat, asin at paminta o ano pa. So, ubusin ko na rin yan. Kasi, sayang din naman kung hindi ko yan anuhin kasi nakabukas na eh. So, pag nahalo na po ito, ilalagay lang siya dyan. Iyahalo dyan. Ano muna natin na maayos para hindi magbuo-buo. Medyo madilim na ng konti. Nadidiliman ako. So, halo lang natin siya dyan, guys. Tapos, yung cheese sa ibabaw, saan ko na ilalagay pag medyo konti na siya, half cook na siya. Kasi ayokong sunog ang cheese. Pangit. Gusto ko is maluto muna siya ng konti ang patatas. Tapos, saka ko ilalagay ang cheese sa ibabaw. Andyan na po. Nag-ano na po ako. Dadagdagan ko pa yan mamaya. Okay guys, ipasok ko na ito sa oven. Isasabay ko na rin po ang chicken wings. So, hello guys! Ito na po yung kartoffel gratin natin. Half cook na po siya. Kaya, ilalagay ko na po ang cheese sa ibabaw. Malapit na po siyang husgahan. So, lalagay ko ang lahat na kisi na ito dahil mas masarap pag maraming cheese. Cheese lover kasi din ako eh. Ayan. Dahil kung inilagay ko siya kanina, from the beginning, sunog siya. Ayoko ng sunog na cheese. Gusto ko yung tamtaman lang ang pagtunaw niya. Saka ibabalik ko ito uli sa oven. So, guys, it's like, oy. Ayan na po yung chicken wings. Malapit na rin husgahan. So, full power natin dahil nagugutom na rin ang mga tao. Okie dokie. See you later. So, mga kaibigan, ito na po ang kartoffel gratin na ginawa ko po. Liebe Freunde, this is yet the kartoffel gratin basikimah. Ay, pinaratniran ko po siya ng chicken wings kasi itong madali lang. Tingnan natin. Pero maganda ang labas niya, hindi siya sunog. Ang cheese niya ay hindi sunog. Tingnan natin para mahusgahan na. So,
Uy. Crispy. Crispy ang cheese. Wow. Ito po siya, mga kaibigan. Tikman natin. Chicken wings, hindi ko na yan kailangan ipakita pa sa inyo kasi masarap naman palagi ang chicken wings. Pero ito oh. Wow. Cheese. Wow. Masarap papakin ang cheese, mga kaibigan. Crispy. Mainit-init pa. Masarap. Okay, guys. Dito ko na lang po tataposin ang video na ito. Salamat po sa panonood. Kain ko na lang po kayo. Bye-bye. God bless. Keep safe po.